Hi. Kumusta? Kasi Sir Kapi. So, kung napapansin niyo, napakaganda yung likod ko, yung view. Napakaganda yung view. So, ito na rito ngayon ako sa Mount Kapalanugan. So, puro mga damo ito, matatas na damo, mga kugon, kung tawagin nila dito. So, look at that. Yung nakikita niyo yun, yun yung barangay, little village ng apartment siya ng Palapag. So, ito, mayroon ng daanan. Pero nung 2011, nung una kaming pumunta dito, malaki yung pinagbago ngayon nito. Wala itong daanan. Halos yung mga damo dito, makikita nyo, dati yung mga damo dito, hanggang dito sa akin. Katapos, di, hanggang doon pa nga, yung mga damo dito. Kasi may mga puti pa, yung mga kahoy na mga, mukha siyang ano, mukha din siyang ganito, pero mataas siya. So kung makikita nyo, ngayon, malaki na yung pinagbago. Ginagawa ng taniman ng mga tao. So, nung una namin gawin to, talagang walang atim dito na gumawa o magtaniman lang kasi nga, ano, yung mga puno yan, mga punong, ano, ng coconut nyug. Ano sila, kasi dito madalas tumama yung kiglat kapag yung weather, ano, bad weather tayo. So, pero ngayon, siguro sa pagsimula namin, na-encourage namin yung tao, nagkaroon sila ng encouragement sa sarili nila. Kaya ito, ginawa, tinatanamin na nila. So, they are no longer afraid with thunderstorm, lightning. So, ngayon, ito na, mayroon ng mga tanim. Alam nyo, noong una ako makapunta dito, noong 2011, talagang nabighani ako sa ganda dito. Hindi naman talaga maganda dito. Ito, yung tinutukoy ko, yung makikita mong view. Look at that. Kitang-kita mo yung buong mundo. Kitang-kita mo kung gaano kaganda ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya dito ako, nahilig ako dito. So maybe one day, dalawang araw ako pumupunta. I mean, two times ako pumupunta dito. Kahit pagpapunta ka dito sa Magtaon at sa Kapalanugan, 1 hour ang aabotin bako makapunta dito. Maybe 2 hours yata eh. So ito, lupain to ng kamag-anak namin, relative, si Radani Kadulay. So yun, sobrang napakaganda talaga. Ito, hindi ko pagpapalito. Hi, noong una ko nga makapunta dito, noong, ano, 2011, alam niyo kung ano sinabi ko, pwede na akong mamatay. Dahil, natanaw ko na yung napakagandang tanawin dito sa mundo. Pero, joke ko lang yun ha. Yun lang, kasi, parang, peacefully yung maano mo dito, ang tahimik, katapos tinitignan mo yung magandang tanawin, katapos yung weather pa, nako, napakaganda talaga dito. Ito pa, yung signal dito, kasi dalawang mga town yung sumusuporta dito, yung mapanas, meron silang silicide, pati na rin yung gamay, meron silang silicide, ayun, kung hindi dito kita, kasi nga maliit, kasi digicam lang po to at wala po akong gamit na mga kagamitan na pang ano, camera. So pasensya na lang, pero ngayon po November 19, 2014 po, halos 3 years. So hindi ko pa itong digicam po, pabibili lang po namin. So at wala pong signal sa Magtaon. So, hindi ko po masyadong na-upload yung mga videos ko, yung mga adventure videos ko sa YouTube or sa internet, sa Facebook ko, kasi nga walang signal. Kailangan pa po ako pumunta sa Lawang or kaya sa Katarman, Northern Samar, sa Philippines, para lang makapag-internet. So, hopefully, gagraduate na ako ng high school, virtual high school na ako. So, swerte nga ako kasi hindi ako nabutan ng K-12 program. So, ang nangyari, doon ako mag-aaral maybe sa Las Piñas City, doon sa kamag-anak ko. Bahadi yung apelyido kung hanapin nyo ako. So, doon ko ma-upload yung mga videos ko at mga picture, yung mga maganda namin. So, kung makikita nyo yun, yung parang rock formation na yun, pumunta na rin kami doon. Marami din kaming picture. So, dyan, kung nakikita nyo yung baton na yan, rock formation din yan sa aparte yan ng Magtaon. So, yung tinatawag namin yung Pinusilan, pati yung isang maliit, yung dito sa may bandang ano, malapit lang sa beach, sa shore, ano yan, naputad. So yung may sa dagat na talaga, yung tinatawag naming Pinusilan. So
So, meron kong makikita nyo din yung Balukawi. Maganda talagang view dito. Hang-hang talaga ako. Tapos yung mga bulubundok yung kita mo. Kasi mataas kasi to. So, I need to go now kasi kinakailangan pa ako dun sa baba. So, naikwento ko na lahat sa inyo. So, kung gusto nyo akong hanapin, narito po ako sa Barangay Magtaon, Mapanas Northern Summer, nakatira. So, kung hanapin nyo po ako, pangalan ko po, Izer B. Cafe, or you can call me Adolf Eichmann. So, that's my nickname, Adolf Eichmann. So, kapag sinabi nyo Izer B. Cafe, so kilala nyo na, kilala nila ako kung magtanong kayo. So, goodbye! So, tada po ninyo, Magtaon, Mapanas Northern Summer. So, marami po kami may pagmamalaki dito. So, bye! Goodbye na lang. Maraming salamat kung pinanonood nyo to. Papasalamat talaga ako. At least man lang, naipakita ko kung gaano kaganda itong bayan namin.